bansang Egypt, may isang babae ang nagpapanggap bilang isang lalaki sa loob ng 43 years. Nagsusuot siya ng pandamit lalaki, nagtatrabaho bilang isang lalaki at nagsasalita ng tunog lalaki. Sino nga ba siya? Bakit hindi siya pwede maging babae? Mapapahamak ba siya kung sakali siya ay mabuko? Ano ang kanyang dahilan? Sa isang syudad sa Luxor ng Egypt, may isang babaeng nangangalang Hajja Sisa, 67 years old at namumuhay siya bilang isang lalaki. Hindi naman talaga ganito si Sisa. Sa katunayan, 43 years ago ay ito ang kanyang hitsura na may asawa at may anak. 6 na buwan pa lamang nabuntis si Sisa nang namatay ang kanyang asawa. Kaya kailangan niyang magsipag upang buhayin ang kanyang anak. Sa bansang Egypt, ang babae ay inaasahan na manatili sa bahay upang alagaan ang mga anak, hindi ang magtrabaho. Lahat ay tinalikuran si Sisa, kasama na dito ang kanyang sariling pamilya. Ayon kay Sisa, gusto ng kanyang mga kapatid na mag-asawa ulit siya. Ngunit, nagdesisyon siya na hindi siya maaaring mag-asawa ng sinuman na hindi niya mahal. Naging dahilan ito ng kanyang pagkagalit sa kanyang pamilya at hindi pinansin ang mga pakiusap nito. Si Sisa ay isang klase ng babae na may rangal at naghahanap buhay ng may dignidad. Hindi nanghihingi ng pera sa sinuman, bagkos ay nagsisipag siya upang makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Bilang isang 21 years old noon na single mom, wala nang aasahan si Sisa kaya't kailangan niyang magpanggap bilang isang lalaki upang makapagbigay ng pagkain, kita at kaligtasan sa kanyang pamilya. Kaya isang araw, napagtanto ni Sisa kung hindi siya makakahanap ng lalaki na makakatulong niya sa buhay, ay kailangan niyang maging lalaki upang matulungan ang kanyang sarili. Upang magawa ito, ginupit niya ang kanyang buhok, itinapon niya ang lahat ng pambabae na mga kasuotan at iniba ang kanyang boses. Nagsuot siya ng panglalaki at nagsimulang magtrabaho ng mahihirap at mabibigat na gawain tulad ng construction at shoe shiner o limpia bota. Sa ating lipunan, ang ganitong trabaho ay para sa lalaki lamang. Para sa kanya, ang pagiging lalaki ay isang paraan lamang para makakuha ng ganitong hanap buhay. At ginagawa niya ang trabaho na ito araw-araw. Sa katunayan, noong bata pa ang kanyang anak ay tinatawag siya nitong ama dahil wala itong alam na siya ang kanyang ina dahil sa kasuotan nito. Laki ang pasasalamat ni Sisa sa Diyos na naitataguyod niya ang kanyang sarili, lalo na ang pangangailangan ng kanyang nag-iisang anak na babae. Hindi maitatanggi na siya ay malakas hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa pag-iisip. Matapos ang ilang taong tahimik na paghihirap, ay binigyan si Sisa ng Luxor Local Government ng isang karangalan bilang the city most devoted mother. Ito ay ang pagkilala sa kanyang mga sakripisyo bilang isang babae sa loob ng 43 years. Dahil dito ay natumbasan ang kanyang mga sakripisyo at pagkalimot na isa siyang babae. Ngayon, si Sisa ay nagsusuot pa rin ng panglalaki at nagtatrabaho pa rin bilang isang limpia bota sa kanilang syudad. Ang kwentong ito ay maituturing masaya at malungkot na katapusan. Maraming natutunan si Sisa tulad ng mga karapatan ng isang babae. Pero sa kabila nito, huwag nating kalilimutan na marami pang mga babae sa mundo ang tahimik na nagdurusa, kung saan gusto din nilang maging isang lalaki upang magkaroon ng oportunidad na katulad sa mga kalalakihan upang matustusan ang kanilang pangangailangan.